In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We will take whatever action is necessary to restore security and to bring our people safe. Hindi na talaga nagpapapigil pa ang Israel. Matapos ang mga pagplanta ng mga pasabog gamit ang mga communication devices nung nakaraan lamang na nagdulot ng pagkadamay sa mga sibilyan, ngayon sunod-sunod na pagsabog at airstrike naman ang ginawa nito sa Hezbollah. At sa pinakamalalang pag-atake nito, nasawi ang isa sa pinakamahalagang leader ng Hezbollah. Gaano kalawak ang naging pinsala ng pag-atake ng Israel? Sinong leader ng Hezbollah ang nasawi? At ano ang naging papel nito sa grupo? Yan ang ating aalamin. Sa gitna ng madilim na sitwasyon sa gitnang silangan, isang malagim na atake mula sa Israel ang naganap kamakailan sa Lebanon na nagdulot ng matinding pagkawasak at pagkasawi. Nitong nakaraang Biyernes, umulaga sa Lebanon ang isa sa pinakamalalang pambobomba ng Israel na tumama sa isang residential area at nagdulot ng pagkasira ng dalawang apartment buildings. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 14 na katao ang nasawi, kabilang na ang mga bata. At mahigit 6 na po ang sugatan. Ito'y kasunod ng mga naunang pagsabog noong Martes at Miyerkules na ikinasawi ng 37 katao at libo-libo ang nasugatan. Sa kabila ng malawakang pagkasira at pagkawala ng mga buhay, itinatanggi ng Israel na ang layunin ng atake ay makapanakit ng sibilyan. Israel is not at war with the civilians in Gaza. Israel is at war with Hamas. Ayon kay Admiral Daniel Hagari, ang target ng pambobomba ay isang commander ng Hezbollah at iba pang mga miyembro ng Radwan Force, isang espesyal na unit ng Hezbollah. Ipinahayag din ng Israel na ginagamit iumano ng Hezbollah ang mga sibilyan bilang human shield, dahilan upang matamaan ang maraming inosenteng tao sa kanilang operasyon. Pagkawala ng isang mahalagang leader, Ibrahim Aqil. Isa sa mga pinakamalaking balita ng nasabing pag-atake ay ang pagkamatay ni Ibrahim Aqil, isang kilalang leader ng Hezbollah na matagal nang itinuturing na haligi ng kanilang operasyon. Si Aqil ang namuno sa Military Operations Directorate ng Hezbollah at naging de facto commander ng Radwan Force. Ang Radwan Force ay kilalang nangunguna sa mga rocket at drone attacks laban sa Hilagang Israel na nagdudulot ng matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Bilang isa sa mga pinakamahalagang leader ng Hezbollah, naging bahagi si Aqil ng ilan sa mga pinakamaimpluensyang operasyon ng grupo. Kilala siya sa kanyang malaking papel sa dalawang malaking atake noong 1983 laban sa mga pasilidad ng Amerika sa Beirut, ang pambobomba sa US Embassy at US Marine Barracks na ikinasawi ng daan-daang buhay. Sa kabila ng maraming pagtatangka na siya ay mapatay ng Israel, lagi siyang nakakaligtas hanggang sa naganap ang pambobomba nitong Biyernes. Ayon sa mga ulat, kasalukuyang nagpupulong sina Aqil at iba pang mga commander ng Hezbollah sa isang residential building nang mangyari ang atake. Bagamat hindi pa napatutunayan ang impormasyong ito, sinabi ng Israel na ang mga leader ng Hezbollah ay gumagamit ng mga sibilyan bilang kalasag dahilan upang matamaan din ang mga inosenteng residente sa lugar. Sa kasagsagan ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, naging mas agresibo ang Israel sa kanilang mga hakbang upang sugpuin ang banta mula sa mga rocket at drone attacks ng grupo. Nitong Biyernes lamang, humigit kumulang 140 rockets ang pinakawalan ng Hezbollah patungo sa hilagang bahagi ng Israel, dahilan upang sumiklab ang sunod-sunod na mga airstrike mula sa Israel bilang ganti. Ang mga ataking ito ay tila bahagi ng plano ng Israel para ipakita ang kanilang lakas laban sa Hezbollah habang inilipat nila ang kanilang mga sundalo mula Gaza papunta sa hilagang hangganan ng Lebanon. Ayon kay Yoav Gallant, Defense Minister ng Israel, ipagpapatuloy nila ang mga operasyon hanggat hindi nakakabalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan ang libu-libong Israeli na lumikas dahil sa labanan. Bukod dito, mas lumalawak pa ang epekto ng mga atake, hindi lang sa mga combatants kundi pati sa mga sibilyan. Kasalukuyang tinatayang nasa mahigit 160,000 katao mula sa Lebanon at Israel ang lumikas mula sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa patuloy na bakbakan. Ang pagkamatay ni Ibrahim Aqil ay isang malaking dagok sa Hezbollah, lalo na't siya ay isa sa mga pinakamataas na leader ng grupong ito. Siya ay kinilala
hindi lamang sa kanyang kahusayan sa pagpaplano ng mga operasyong militar, kundi pati na rin sa kanyang tapang at dedikasyon sa layunin ng Hezbollah. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging epektibo ang Radwan Force sa pagsasagawa ng mga rocket at drone attacks laban sa Israel na nagpatunay sa kanilang determinasyon na ipaglaban ang kanilang mga prinsipyo laban sa kanilang mga kalaban. Si Ibrahim Akil ay naging bahagi ng Hezbollah mula pa sa pagkakatatag nito noong 1980s at nagsilbi sa pinakamataas na militar na katawan ng grupo, ang Jihad Council. Sa nakalipas na 20 taon, unti-unting pinatay ng Israel ang maraming miyembro ng Jihad Council na malapit na tagapayo ng leader ng Hezbollah, si Hassan Nasrallah. Ang mga pangyayari sa pagitan ng Israel at Hezbollah ay tila walang katapusan, isang labanang pinaghalong politika, relihiyon at teritoryo na matagal nang umiiral sa gitnang silangan. Ang pagsasakripisyo ng mga buhay ng mga inosenteng sibilyan ay tila nagiging bahagi na ng karaniwang eksena sa mga lugar na apektado ng giyera. Maging ang mga leader ng mga grupo tulad ng Hezbollah ay hindi ligtas sa mga atake ng mga kalaban tulad ng pagkamatay ni Ibrahim Akil. Ngunit sa likod ng mga makasaysayang labanan, may moral na kwento ang dapat pagnilayan. Ang paggamit ng mga sibilyan bilang human shield, ang pagpapatuloy ng paghihiganti sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga rockets at drones, at ang patuloy na paglalagay sa peligro ng buhay ng mga walang kamalay-malay, lahat ng ito ay nagpapakita ng tila walang katapusang siklo ng karahasan. Habang patuloy ang mga atake, tila ba walang nakikitang solusyon na magdadala ng kapayapaan. Sa huli, ang mga pangyayari sa Lebanon at Israel ay nagpapakita ng malalim na sugat na hindi madaling maghilom. Ang pagkamatay ni Ibrahim Akil ay tila isa lamang pahina sa mahabang libro ng kasaysayan ng Hezbollah at Israel. Isang libro na puno ng poot, paglalaban at mga buhay na nawala. Ang pagkamatay ng inosenteng mga bata at sibilyan ay patunay lamang ng hirap na dinaranas ng mga taong hindi naman sangkot sa digmaan. Bagamat sinisikap ng iba't ibang bansa, kabilang ang Estados Unidos, na itaguyod ang kapayapaan sa rehiyon, tila napakahirap abutin ito. Sa mga patuloy na airstrike, pagpapakawala ng mga rocket, at pagkamatay ng mga leader tulad ni Akil, tanong ng marami, kailan matatapos ang karahasan? Kailan kaya magwawakas ang siklo ng ganti at pagkasuklam? Ang mga tanong na ito ay nananatiling walang kasagutan. Ngunit isa lang ang tiyak. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga tunay na talo ay ang mga inosenteng taong nadadamay sa walang katapusang digmaan. Ano kaya ang magiging ganti ng Hezbollah laban sa atake ng Israel? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share mo na rin sa iba. Maraming salamat at God bless.